Padilla sa partial and official results ng bilangan ng Commission on Elections sa Hatlo ng Bayan 2022. May ulat si Eunice Amonte live. Eunice? Aljo, maganda gabi. Hanggang sa mga oras nito ay tuloy pa rin yung bilangan at tuloy pa rin yung paggalaw ng mga numero lalo na pagdating dito sa mga senador. Pero Aljo, ang malinaw ngayon ay meron na tayong mga senador na pasok nga dito sa Magic 12 na siyang bubuo dito sa pagpasok ng 19th Congress. Hindi na naalis sa number one spot ang aktor na si Robin Padilla na may mahigit 600,000 na boto na sa ikalawang araw pa lang ng bilangan. Sinunda naman ito ng broadcaster na si Rafi Tulfo sa number two. Ang nagbabalik na senador na si Congressman Loren de Garda, dating DPWH Secretary Mark Villar, at ang re-electionist na si Senator Win Gatchalian sa top five spots. Kukumpleto naman sa top 12 sina Governor Cheese Escudero, Congressman Alan Peter Cayetano, re-electionist Senator Joel Villanueva, ang magkapatid na sina Jingo Estrada at J.V. Ejercito, Senator Migs Zubiri, at pasok rin si dating Vice President Chechomar Binay. Nasa 13th spot naman si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na sinunda ni dating Defense Secretary Gibo Chodoro at Congressman Teddy Bagilat sa top 15. Pinangalanan na rin ni Senate President Vicente Soto III ang pitong senador na miyembro ng Senate Contingency para sa National Board of Canvassers kasama ang Kamara. Pito sa Senado at pito rin sa House of Representatives, kabilang sa mga miyembro ng NBOC ng Senado, sina Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Minority Leader Franklin Drilon, Senator Francis Tolentino, Senator Pia Cayetano, Senator Nancy Binay, Grace Poe at Senator Ivy Marcos, kung saan inaasahang magiging mabilis na rin ang canvassing. Baka pareho ito ng 2016. Okay. Well, automated na. Oo, 2 to 3 days lang, tapos na. Yung kay Digong, sir, yan? Oo. Oh. Ani Soto, marami rin silang dapat tapusin sa pagbabalik sa sesyon ng Senado simula Mayo 23. We're really rooting for that so that we have an additional day. Additional day in that week before the final week. Inihiri ni Big Subiri sa akin. As majority leader, dahil gusto niya meron may mga isingin na for second reading so that we may be able to pass it on third reading in the week that will follow. Alinsunod sa konstitusyon, tukulin ng dalawang kapulungan ng Kongreso na ipunin at i-canvass ang lahat ng boto para sa presidential at vice presidential race, kabilang na rin ang pagproklama sa sinumang mananalo. Aljo, habang tuloy-tuloy pa yung bilangan ay napag-uusapan na nga rin sa Senado kung sino yung mga hahawak ng posisyon sa Senado. Kabilang na nga dyan yung Senate President, yung Senate Minority Leader, Senate Majority Leader at Senate Pro Tempore na hawak nga nitong mga senador na outgoing na. Pero Aljo, ang isa sa mga tumutunog o matunog ngayon na pangalan ng senador na uupo sa pagka Senate President na papalit nga dito kay Senate President Vicente Soto III ay si Senator Cynthia Villar na ang anak ay pasok din dito sa Magic 12 ng pagkasenador na si dating DPWH Secretary Mark Villar. At yan po ang pinakahuling balita dito sa Comelec Canvassing. Balik sa iyo, Aljo. Can you hear me? Eunice? Yes, Aljo. Okay. Kailan magkoconvene ng Congress naman para sa ganon ay magsimula na para sa opisyal na pagbibilang sa mga mananalong presidente at vice president? At meron ka bang impormasyon kailan ang proklamasyon naman ng mananalong pangulo at pangalawang pangulo? Yes, Aljo, yan nga nabanggit kanina ni Senate President Vicente Soto III, no, pagbalik ng sesyon sa Mayo 23, posibleng mag-convene sila sa May 24. At ayon nga kay Senate President Vicente Soto III, hindi na yan aabutin ng ilang araw dahil automated naman na. So, bali magiging 2 to 3 days na lang at kaya na nilang makapagproklama mula sa May 24 ng onwards yon. So, May 24, 2-3 araw, magka-canvassing sila. At pagkatapos noon, maaari na silang magproklama ng nanalo sa pag Pangulo at Vice-Presidente. So, malamang before June, meron nang may proklamang bagong presidente at vice-president. Tama ba?
Yes, Aljo, maaaring sabihin na nga ng ganoon dahil nga posible nga makapag-convene na sila sa May 24 dahil ayon nga kay Senate President Vicente Soto III, dapat matapos na rin ito ng mas maaga dahil meron pa silang mga bills na iahabol sa second and third reading. Kaya naman, mas maganda kung mas maaga sila makapag-proklama. Maraming salamat, Eunice Samonte. Samantala, parang